2 to 20 of 2019, ang Maynila ay kumita ng 1.3 billion noong panahon nila. Ngayon. Huli kayo. Ngayon. January, the same day, same time, January 2 to 20, sa panahon natin, kumita tayo ng 2.7 billion. Woo! Nais ko pong ibalita sa inyong malugod natin at salubungin ng masigapong palakpakan ang tagumpay na ginawa ng Manila Health Department, kung saan yung panibago nating kampanya noong nakaraang taon, ang unang kampanyang inilusad laban sa polio ng DOH at ng MHD ay polio type 1 and 3. And tayo po ay nakapagdulot ng ganitong programa upang maisiguro ang mga bata simula 0 to 5 years old laban sa polio type 1 and 3. Noong a few weeks ago, naglusad ulit ang DOH at Manila Health Department ng panibagong kampanya, kusang ito naman ay kampanya laban sa polio type 2. No? At nais kong palakpakan ninyo ang Manila Health Department ng malakas! Maraming salamat, Dr. Fox Pangan, sampu ng iyong mga kasama sa Manila Health Department, mga health centers, ating mga barangay health workers, mga barangay chairman, mga kagawad. Ngayon po, ngayong araw na ito, sa loob lamang ng ilang linggo, 99.2% na po tayo ang coverage. Magaling salita, humigit kumulang 212,000 na bata ang nailagay natin sa katiyakan na malayo sa kapahamakan sa sakit na polio. Yan po mga kababayan ay mga maliit na kaparaanan ng inyong pamalang lungsod. Patunay na kung saan binibigyan ng diin ng inyong city government ang kalusugan ng ating mamamayan. Bata, pinatat, dalaga, tatay at matanda, lahat ay binibigyan ng diin upang makasiguro ang ating mamamayan sa lungsod ng Maynila ay laging maging malusog ang pangangatawan. Kaya, keep it up, Doc Bachelet. Namukha ni ito yung F4 eh. Naalala niyo si Wachile. Anyway, we're very happy. And second, awa naman ng Diyos, walang masasabi pa naman na pagbabago sa sitwasyon natin sa ENCO, sa sitwasyon sa Maynila, marahil sa buong bansa. Pero sa Maynila naman, pumanatag kayo sa abot ng ating makakaya ang inyong pamahalang lungsod, katulong ang DOH. We are going to be very vigilant, cooperative, and proactive in addressing the situation. But having said that, at the end of the day, yung pag-iingat ay nasa sa inyo din. Panatiling laging maging malinis ang ating katawan, ang ating bahay at kapaligiran. Nasimulat sa pool pa naman nung tayo naupo bilang mayor, yun na talaga ang kampanya natin sa Maynila. Di ba?
Akalain mo eh, yun pala isang pamamaraan. Yung kampanya natin na maging malinis, maliwalas at panatag ang tao sa lungsod. E kalain mo yun pala isang bahagi o isa sa mga bahagi na pamamaraan upang maiwasan natin ang sakit na pinatawag ngayong coronavirus. But wag kayong kakampante. Palakasin ninyo ang inyong mga sarili. Huwag kayong masyadong relax. Maging vigilant, no? And cooperative. And always, always listen to the announcement, official announcement ng mga itinakda ng pamahalaan. In this case, dalawa lang naman yan. Sa national government, DOH. Sa local government, ay kung saan ka napapabilang. Tayo, City Government of Manila. Saan? Dalawa lang ho ang pwede niyong pagkunan. Si Dr. Fox Pangan bilang Department Head ng Manila Health Department o ang inyong lingkod at ang ating Vice Mayor. Hala na. So, dyan ho tayo kukuha ng mga updates at impormasyon. Ngayon naman, mga kababayan, marami salamat sa Diyos. Hindi tayo binilad sa araw. Hindi masisira ang mga Everbelena ninyo. Natasha. Isa na namang simula ng linggo. Pasasaan ba mayawa ang Diyos? Patuloy na lalago ang lungsod ng Maynila sa tulong ninyo. At pagpatuloy na lumago ang pamahalang lungsod ng Maynila, huwag po kayong mag-alala. Eh, magbubuti naman tayo magiging masinop sa paggastos at ang gagastosan natin ay taong bayan. Katulad ng nasabi na natin, tao muna bago kalsada. Yan po ay mga pulisiyang patuloy na ipinatutupad sa ating minamahal na pamahalang lungsod at lungsod ng Maynila. Kaya po sa inyo mga kababayan, mga kasamahan kong naglilingkod, tutulungan ninyo ako. Alam ninyo tayo, may mga pailan-ilan na kamatis na nabasa ng ulan, nabubulok pa rin. Pero aalisin natin ang bulok. Umasa kayo na hindi natin pupunsintihin yung katabi ninyo na may ginagawang kabulastugan na ikaw naman ay talaga naglilingkod ng tapat. Huwag ninyong iisipin na sila ay mamamayagpag pa. Hindi po. Aalisin natin ang bulok na kamatis sa kain ng mga kamatis. Baka makahawa pa. Kaya po, nais kong ipabatid sa inyo. Saan ba naman kayo nakakita? Sa tulong ninyo, ha? Ito, isa pa lang to, ha? Isa pa lang ahensya ng gobyerno. Natapos na po ang bayaran sa takdang oras, no? Pero pwede pa rin magbayad niyo. Sa mga nanonood, January 2 to 20 of 2019, ang Maynila ay kumita ng 1.3 billion noong panahon nila. Huli kayo. January, the same day, same time, January 2 to 20, 2020, sa panahon natin, kumita tayo ng 2.7 billion. Mayor, baka naman dumami kasi ang negosyo sa Maynila. Pwede.
posible. Pero hindi naman ako si Superman para dumami yan ng libo-libo-libo sa loob lamang ng 7 buwan. Ang best analysis to that is very simple. Very simple analysis. Very simple analogy. Parehong petsa, magkaibang taon, magkaibang pamunuan, magkaibang sistema. Isa lang ho ang logical conclusion. Madalit salita, ang empleyado ng lungsod ng Maynila ay matitino ng mga empleyado ng ating minamahal na pamahalang lungsod. Marami nang nagbabag. Sumama na kayo. I'm giving you back the opportunity to win back your dignity as member or as part of the city government. This is now the time. This is a time wherein you can be part of history that someday, somehow, pagkuyakoy ninyo, dahil kayo retirado na, you have something to tell, a story to tell to your loved ones that there was a time nung nabuhay, nung sumigla, nung bumango ng Maynila, ay bahagi ako noon. Yan man lamang ay may kwento ninyo sa inyong mga anak. Kaya po, sana sa inyo dito, magpatuloy po kayo. Magpatuloy po kayo. Sinupin natin. Huwag kayong mag-alala naman. Yung drum na pinupuno ninyo, natagtad ng butas ng araw, marami po kong biniling bevel gum. Tatapalan ko lahat ng butas na yon nang mapuno yung drum na yan at maging siksik-liglig at umaapaw pa. At pag nangyari yun, nako, yung mga step increment na yan, paniwala yan. Tapos siyempre, yun ang magiging epekto noon. Kapakinabangan ng lahat. Tapos yung mga pangarap natin sa ating mga mamamayan, na sila, tao, Manila inyo, ang bida sa administrasyon na ito, ay mararamdaman nila. Birhin ninyo, humigit kumulang 400 hanggang 700 matatanda ngumingiti araw-araw sa lungsod ng Maynila simula noong Disyembre na naiparamdam sa kanila sa oras ng at araw ng kanilang kapanganakan. Naalala sila ng pamalang lungsod. Iba'y nakahirati, iba'y inabot na. Bilhin mo, dinadala yung cake, may burol na. Yes. And the family, alam nyo yung joy? I don't know if you're go to that account, Cake My Day. Simple token. Pero ng tao, binalik sa tao. Ngayon, may trabaho pa sila. Nakita nyo naman yung 92 anyos. Nakita nyo naman yung mga PWDs. Brother, kaya mo ba? Pero, these are the fruits of our labor. These are simple things. Estudyante, maririnig mo dahil binigay na sa kanya yung isang bulig. Ano sabi? May pambili na akong libro. May pamasahe na ako. May panchicha na ako. Simple. Pero doon man lamang, patuloy natin iparamdam sa ating mamamayan na kaagapay niya ang pamalang lungsod. Kaya kuya, binanggit sa inyo sapagkat yung lago ng lungsod ay hindi dahil sa akin. Dahil sa inyong mga empleyado ng lungsod ng Maynila. Kaya kayong MTPB, galingan ninyo. Ibangon natin ang puri ninyo.
magsama-sama tayo lagi na someday somehow tatangos din ang ilong ninyo. Maglalakad tayo sa kalye, ginagalang tayo. Pero hindi ko kaya yan ibigay sa inyo. Kayo ang gagawa niyan sa inyong sarili. At para ipaalam ko rin sa inyo, noong panahon ng luma, ang kinita ng MTPB sa loob ng isang taon, 23 million. Ngayong Enero lang, ang kinita ng MTPB, isang buwan lang, 13 million. Hindi ka ba gaganahan kung ikaw ang namamahala, namumuno, na nakikita mo ang tao, nagsisikap ng ayusin, may dignidad sa pagtatrabaho sa gobyerno. Maraming salamat, Director Biay. Kaya kung meron pang natitira, may panahon pa ng pagbaba. Sayang. Let's do this opportunity to serve the people of Manila in a better way. Kaya po muli, linggo-linggong aking pinaalala sa inyo, sana mga kasama kong empleyado, tulungan ninyo ako. Marami akong pangarap para sa taong bayan, para sa inyo. Pero lahat ng pangarap na yan, laway lang yan kapag walang tsapit. Pag walang pera, nga. So that's why we really have to be very diligent. Diligent in so many ways. Efficient in so many ways. Pagka naman ako'y tinulungan ninyo, basta po ang lagi kong kompromiso sa inyo, maglilingkod ako ng maayos. Kaya po sa inyo, ipagmalaki ninyo sa inyong mga anak, mamaya, na mukhang bubuti, magandang simula ng buwan ng Enero ang kakayanan ng lungsod ng Maynila. Kaya po, mga kawani, nawa ngayong araw na ito ay maging produktibo ulit sa inyo. Maging produktibo sa ating lahat, sa ating professional life or service and to your family. At nawa, anuman ang inyong kinakaharap, no? Naiwan kayo ng jowa, move on, palitan. Saan si Dr. J? Miss ko na si Dr. J. Wala si Dr. Si Jem na nandito. Di ba? Meron kayong kinakaharap, baka naman kayo sinusubok lang ng Diyos para ihanda ang inyong puso't damdamin sa mabigat pa nating kakaharapin, katulad ng dinaranas natin ngayon. Baka mamaya may darating pang mga pagsubok sa ating syudad at sa ating bansa. Kaya huwag na huwag kayong mawawala ng pag-asa. We should continue to hope. At kung kayo may nararamdaman, sana agkan kayo ng Panginoon Diyos. At kayo gumaling agad ang inyong mga mahal sa buhay. Sa ating mga tumutulong sa syudad, maraming salamat sa inyo, sa lahat ng tumutulong, sa buong mundo. Tanungin niyo si Treasurer, buong mundo tumutulong sa syudad ng Maynila. Immigrants, OFW, pinaghirapang pera,
na mga kababayan din natin Pilipino dito, binibigay sa gobyerno tulong para makamit natin sama-sama lahat yung pangarap natin para sa ating mga kababayang walang bahay. It's a unique experience, and these are the type of experience that I am grateful. So, sa inyong mga nanonood, sa buong mundo ng mga kababayan natin Pilipino, mga OFW, mag-ingat po kayo. At kung kayo may panahon, punta lang po kayo dito sa City Hall, ethnic lang po isang picture. Charot. Ano yung charot? Ano yung sabihin nyo? Joke. Ba't alam mo joke yung charot? Mukhang may nakaraan ka rin, ha? Punta ka ba ang Rexo? So, ganun pala, charot. O, palapakan. Good morning. Tama ba? Sa ating mga PWDs na nanonood, sa ating mga vloggers, thank you for promoting the city. Thank you very much sa inyo. So anyway, yun lamang po, at saan natin masaya, masigla, may ngiti na ating kakaharapin ang ating mamamayang dadako sa matayog na gusaling ito na simbolo ng ating minamahal na lungsod. Magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Manila. God first. God first.